ako wala akong maordinate. Gaano nga ba kagalit ang Pangulo sa pagkabasura sa drug charges laban kina Peter Lim, Kerwin Espinosa at iba pa? Ayon kay PNP Chief Bato. Nung nagalit si Presidente, tingnan niyo yung kamay ni Presidente na maga. Nung nagalit siya, nung nalaman niya yan, sinuntok na yung wall ng dingding ng Malacanang. Tingnan yung kamao ni Presidente na maga sa galit niya. Dati na rin sinabi ng presidential spokesperson na hindi nagustuhan ng Pangulo ang hakbang bagamat wala naman daw sisibaki na cabinet secretary sa mga susunod na linggo. May pahiwatig daw ang Pangulo. Talagang sabi niya na merong mga secretary na hindi siya happy sa performance at magkakaroon nga daw po ng mga pagbabago sa kabinete. Nauna na rin sinabi ng presidential spokesman na nagbanta ang Pangulo na si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang ipapalit niya kapag nakawala si Nalim. Matinding banta pero sineseryoso kaya ng Justice Secretary? Despite the President's comment, which I believe is hyperbole, and nakausap po kami kahapon kagabi. Gayunman, umamin ng kalihim na ramdam ang yanig ng kontrobersya kasunod ng pagkabasura sa reklamo laban kina Lim. Naalala mo yung when I covered my ears since yesterday because of the adverse media publicity as well as the radio and TV. Gusto ko na uling magtakip ng tainga at pati bata para hindi ko na mapanood. Ang tinutukoy niya ang ginawa niya sa corona impeachment trial habang taga-usig siya o prosecutor ng natanggal na Chief Justice. Aalis na nga po sana ako eh, kaya lang... Granted! If that is in the form of motion, go ahead! Nangahamon ka! Ngayon, pati ibang kaalyado ng Pangulo, pinupukol ang Justice Department. Kabilang ang PNP CIDG na sinisisi ng mga taga-DOJ na nagabsuelto sa mga drug suspects. Di raw kasi isinama ng CIDG ang mga pag-amin na magdidiin sana sa kanila sa drug trade. Sa tingin lang mahina, bakit hindi niya kami sinabihan? Mahina itong kaso ninyo, dagdagan ninyo. Kasi kailangan itong dagdagan, mahina. Otherwise, madidismiss ito. Ian Cruz, GMA News.